Hi guys, katatapos lang umulan, tamang-tama, malamig ang panahon. Matetest ko yung cold start ng sasakyan ko. Ang kotse ko ay Toyota Love Life XL 2E engine. Nung nakaraan ay inayos ko yung auto choke ng sasakyan ko. So, natest ko na siya ng ilang beses. Ngayon papakita ko sa inyo kung paano gumana yung auto choke ng sasakyan ko. At later, papakita ko rin sa inyo kung paano ko siya pinagana. Yung auto choke nga pala ay nakatutulong sa pag start ng makina while the engine is cold. Ayan. So sa mga nagtatanong sa mga carbureted engine cars, car owners nagtatanong bakit mahirap andarin yung may start yung sakyan nyo sa umaga pag malamig yung sakyan nyo, panoorin nyo to, baka makatulong ito sa inyo. Okay, so check natin yung temperature ng engine ko. Ayan, kita nyo. Ayan, pagka dapat tataas yan kung mainit yung makina, pero ayan, kita nyo malamig yung makina. So test na natin. So as you can see, yung choke ng auto ko, ng carburetor ko ay close dahil malamig pa siya. And so makita natin mamaya kung paano ito mag-operate, i-start ko yung engine. Okay na? Few moments later. So pinatay ko na yung makina, since mainit na siya, nakabuka na yung
choke niya. Ayan. Pag malamig na ulit yung makina, yung choke aakit na ulit yan. Ayan. So ito yung auto choke, electronic choke. Ang gamit ko ay Aisan carburetor. So mamaya babaklasin natin yan kasi ngayon mainit pa eh, mapapaso ako. So pag lumamig na, babaklasin natin yan, tapos papakita ko sa inyo kung paano dapat nakasetting ito. Tapos ito yung fast idle screw nya, ito yan, fast idle screw. So nakatutulong din yan sa cold start. Ito yung fast idle screw, pinapataas niya yung idle mo at higher RPM. Pinapataas niya yung idle mo kapag malamig, pag in-start mo yung makina mo nang malamig yung engine. So mamaya hintayin natin lumamig ito. Pag malamig na ito, aakit ulit yung auto choke. So wait natin pag malamig na siya. Much later. Okay, so andito na tayo, malamig na ulit yung makina. So umakit na ulit yung, nag-close na ulit yung choke niya. So ngayon babaklasin natin itong auto choke. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya sinet. Tatlo itong screw niya, pero nung una ko siya minuksan, nalaglag yung isa, hindi ko na nakita. So lagyan natin ito ng basahan dito para kung malaglag man, may sasalo. So nung first time ko minuksan itong auto choke na to, pag bukas kong ganun, nalaglag ka agad ito, ewan ko kung ano bang tawag dito, spring o ano. Ipakita mo nga lang. Yan. Natatanggal ito eh. Yan. Tanggalin natin. Ayan o. Ayan. So ito, pagka malamig, tumataas. Ito, tumataas. Tapos pag mainit, nagko-close siyang ganun. So ito yung tumutulak sa dito. Ito yung tumutulak dito para mag-close yung choke. Ayan, tingnan. Ayan. Siya yung tumutulak dyan. Para pag malamig na siya, tutulak niya pataas. Tapos pagka mainit na, liliit siya. So ito babagsak. Pababa. So make sure nyo lang na nakakabit ng maayos to dito. Sa loob niya. Kabit ko siya. Ulit. Tapos itatama nyo siya dito. Ayan. Tapos ito, na-adjust to. Ayan yun. Tapos pangabi. Ayan. Pagka pinihit kong ganun, na-adjust siya pa. Paganyan. Matutumba. Hakan mo na. Ayan, so. So, kakabit ko na siya. Ayan o. Nag-close siya. Kasi mainit yung spring. Kaya kusa siya nagko-close. Pag mainit na, pag palamig pala, pag mainit na, sasarado na.
bubukas na yung show. Kabit ko na. So, pag-adjust niya siya, luwagan niyo lang konti ito, tapos, yun, na-adjust na siya. Kita niyo yung ano, gumagalaw. Gumagalaw siya. Nanay! Adjust niyo lang siya. Timplahin niyo na lang. Nanay! Yan. Tapos, pag na-adjust niyo na siya, naka-close na to. Itong ano, tanggalin natin to. Itong fast idle screw i-adjust nyo ito, yung fast idle screw dito sa ilalim ito. I-adjust nyo siya pahigpitan nyo para pag inandar nyo yung makina. Mataas yung RPM, hindi mamamatay yung engine pagka cold start. Tapos kusa naman siyang bababa yung minor, para bumaba yung minor. Halimbawa pag umandar na yung engine, pag mataas yung RPM dahil sa fast idle screw, inigpitan nyo, para bumaba yung minor, ang ginagawa ko, inaapakan ko or nire-rev ko ng kaunti. Pag nirev mo yan konti, bababa na yung idle sa normal RPM. So ayan, ikabit ko na. Tinaasan ko ulit yung fast idle screw kanina kasi nung unang start natin medyo mababa yung cold start ko, yung RPM ko. So inadjust ko, inigpitan ko konti para umakit yung RPM. Start mo nga be. Mataas yung RPM ko ngayon. Wala kasi ako RPM gauge. Hindi natin makita. So para bumaba yung RPM, i-rev lang natin to. Ayan. Bumaba na yung RPM. Tapos, unti-unti na naman nagbubukas yung choke ko. Since mainit na kasi yung makina kanina. So ayun guys, maraming salamat. Sana ay may natutunan kayo sa video na to. Sana makatulong ang video na to para maisayos nyo yung cold start ng mga auto nyo. Please support my channel by subscribing and like and share nyo na rin para mas marami pa tayo matulungan. And that's it. Until next video.